alam nating lahat ang basic information tungkol sa food chain. Kumukuha ng sinag ng araw ang mga halaman, kinakain ng mga hayop ang mga halaman, at ang mga malalaking hayop ay kumakain sa maliliit na hayop. Sa mundo ng kalikasan, parating may exceptions. Dahil may ebidensya na may mga halaman na nangaakit, nagtatrap, at kumakain ng mga hayop. Karamihan ay mga insekto, ngunit minsan ay pati na rin mga butiki, snail, o maging maliliit na mammal. Ating tatalakayin ngayon ang 14 na carnivorous plants o mga halaman na kumakain ng hayop at insekto. Mula sa pamilyar na Venus flytrap hanggang sa hindi kilalang cobra lily. Simulan natin! Tropical pitcher plant. Ang pangunahing bagay na kakaiba sa pitcher plant mula sa ibang carnivorous vegetables ay ang scale nito. Ang pitchers ng halaman na ito ay kayang umabot sa isang talampakan ng tangkad, maganda para sa panghuhuli at pagkain ng hindi lamang mga insekto, ngunit pati na rin ng mga maliliit na butiki, amphibians, at maging mammals. Ang mga nahuhuling hayop ay naaakit sa mabangong halimuyak ng nectar nito. At sa oras na dumapo sila sa pitcher, ang digestion ay maaaring umabot sa 2 buwan. Mayroong halos 150 species na nakakalat sa balibot ng Eastern Hemisphere, native sa Madagascar, Southeast Asia, at Australia. Kilala rin bilang monkey cup. Ang pitchers ng mga halaman na ito ay ginagamit bilang mga baso ng mga unggoy. Cobra lily. Pinangalanan dahil sa itsura nito na mukhang cobra snake ng mga atake, ang cobra lily ay isang bihirang halaman na native sa malalamig na tubig ng Oregon at Northern California. Ang halaman na ito ay tunay na diabolical. Hindi lamang nito nililigaw ang mga insekto papunta sa pitcher nito gamit ang mabangong amoy niya, ngunit ang mga saradong pitchers rin nito ay mayroong napakaraming see-through na pecking exits na pinapagod ang mga desperadong biktima nito na sumubok lumabas. Weird man, ang mga naturalists ay hindi pa nalalaman ang natural pollinator ng cobra lily. Trigger plant. Sa kabila ng tila agresibong pangalan nito, hindi malinaw kung trigger plant ay tunay na carnivorous o talagang sinusubukan lamang niyang protektahan ng kanyang sarili mula sa mga insekto. Ang ilang species ng trigger plants ay mayroong malalagkit na buhok na nanguhuli ng mga maliliit na insekto na wala namang kinalaman sa pollination process nito. At ang mga dahon ng halaman na ito ay naglalabas ng digestive enzymes na dahan-dahang tinutunaw ang mga malas na biktima. Samantala, pinag-aaralan pa lang kung ang mga ito ba ay kumukuha talaga ng sustansya mula sa maliliit na prey nila o sila ay pinoprotektahan lamang nila ang kanilang sarili mula sa mga ito. Trichophyllum. Ang species ng halaman na ito ay mayroong maraming stages sa kanyang life cycle. Una, nagkakaroon ito ng kakaibang oval shape ng mga dahon. Tapos, sa oras na mamulaklak ito, naglalabas ito ng mahaba at malagkit na glandular ng mga dahon na nangaakit, nanguhuli at kumakain ng mga insekto. Sa huli, nagiging isa itong climbing vine na mayroong maikli na hook na dahon. Minsan, umaabot sa haba na humigit 100 talampakan. Kung nakakatakot pakinggan ito, huwag mag-alala. Maliban sa greenhouses na nag-specialize sa exotic plants, ang tanging lugar lamang kung saan ka makakita nito
ay sa tropical West Africa. Portuguese Sundew. Ang Portuguese Sundew ay lumalaki sa isang lupa na kulang sa sustansya along the coasts ng Spain, Portugal at Morocco. Kaya, mapapatawad mo ito sa pagdaragdag ng sustansya sa kanyang diet gamit ang paminsan-minsang insekto. Tulad ng iba pang carnivorous plants sa ating listahan, ang Portuguese Sundew ay nangaakit ng insekto gamit ang matamis na amoy. Tinatrap ang mga ito gamit ang malagkit na substance na tinatawag na mucilage sa mga dahon nito. Naglalabas ng digestive enzymes na dahan-dahang tinutunaw ang mga malas na insekto at kinukuha ang mga sustansya upang mabuhay at mamulaklak sa sumunod na araw. Roriidula. Native to South Africa, ang Roriidula ay isang carnivorous plant na may twist. Hindi nito tunay na tinadigest ang mga insektong nahuhuli nito gamit ang malalagkit na buhok, ngunit iniiwan ang gawain ito sa isang bug species na tinatawag na Pomeridia roriidulae, kung saan mayroon siyang isang symbiotic relationship. Ano ang nakukuha ng Roriidula bilang kapalit? Well, ang inilalabas na waste ng Pomeridia roriidulae ay espesyal na mayaman sa sustansya na inaabsorb ng halaman. Siya nga pala, 40 million year old fossils ng Roriidula ang natuklasan sa Baltic region of Europe. Isang tanda na ang halaman na ito ay mas kumalat noong Cenozoic era kaysa ngayon. Butterwort. Nakuha ang pangalan mula sa kanyang malalapad na dahon na mukhang binalot sa butter. Ang butterwort ay native sa Eurasia, North America, South America at Central America. Kaysa maglabas ng matamis na amoy, ang butterworts ay inaakit ang mga insekto na inaakalang tubig ang mapuputing secretion sa mga dahon nito, kung saan sila ay natatrap at dahan-dahang tinutunaw ng digestive enzymes. Madalas mo rin masasabi na ang butterwort ay nagkaroon ng good meal sa pamamagitan ng hollow insect exoskeletons, gawa sa chitin, na iiwan sa mga dahon nito matapos maubos at matuyo ang mga lamang loob nito. Corkscrew plant. Hindi tulad ng ibang halaman sa listahan, ang corkscrew plant ay walang pakialam sa mga insekto. Kundi, ang pangunahing diet nito ay ang protozoans at iba pang microscopic animals na inaakit nito at kinakain sa pamamagitan ng specialized na mga dahon na lumalaki sa ilalim ng lupa. Ang mga dahon nito underground ay mayroong mahaba, pale at mukhang ugat na itsura. Ngunit, mayroon rin itong mas normal looking leaves na tumutubo sa ibabaw ng lupa at ginagamit upang mag-photosynthesize ng light. Sila ay technically na binibilang sa herbs. Ang corkscrew plants ay makikita sa semi-aquatic regions of Africa and both Central and South America. Venus flytrap. Maaring hindi ito ang pinakamalaking carnivorous plant, ngunit siguradong ito ang pinakakilalang miyembro ng lahi nito. Sa kabila ng kung ano man ang nakita mo sa mga pelikula, ang Venus flytrap ay maliit lamang. Ang isang buong halaman ay hindi hihigit sa kalahating talampakan sa haba. Ang malagkit at eyelid-like na traps nito ay halos 1 inch long lamang. Ito ay native sa North at South Carolina subtropical wetlands. Isang interesting fact tungkol sa Venus flytrap ay na upang hindi maloko sa mga aksidenteng dahon na nahuhulog, ang traps ng halaman na ito ay bigla lamang magsasara kung ang isang insekto ay dumapo sa dalawang magkaibang interior hairs sa loob ng 20 segundo.
Water wheel plant. Pagdating sa lahat ng intents at purposes, ang aquatic version ng Venus flytrap, ang water wheel plant ay walang mga ugat. Lumulutang sa surface ng mga lawa at inaakit ang mga insekto gamit ang maliliit na traps nito. Dahil sa mga pagkakahalintulad sa kanilang eating habits at physiology, ang mga traps ng water wheel plant ay kayang magsara sa bilis na 100th of a second. Maaring hindi ka nagulat na malaman na ang water wheel plant at Venus flytrap ay nagbabahagi ng at least isang common ancestor, isang carnivorous plant na namuhay sa panahon ng Cenozoic era. Moccasin plant. Ang moccasin plant, orihinal na nadiskubre sa Southwest Australia, ay kuha ang lahat ng tamang katangian para sa isang meat-eating na halaman. Inaakit nito ang mga insekto gamit ang matamis na amoy at nililigaw sila papunta sa moccasin-shaped pitchers, kung saan ang malas na insekto ay dahan-dahang dinadigest. Upang lalo pang makonfuse ang prey, ang mga takip ng pitchers ay mayroong translucent cells na nagudulot sa mga insekto na pagguri ng kanilang sarili sa pagsubok na makatakas. Ang kakaiba sa moccasin plant ay na ito ay mas closely related sa flowering plants tulad ng apple trees at oak trees kaysa sa iba pang carnivorous pitcher plants na maaaring ikonekta sa convergent evolution. Brocchinia reducta. Ito ay isang tipo ng bromeliad, parehong family ng halaman kung saan kabilang ang pineapples, Spanish mosses, and various thick-leaved succulents. Native to southern Venezuela, Brazil, Colombia, and Guyana, ang Brocchinia ay mayroong mahahaba at mapapayat na pitchers na nagre-reflect ng ultraviolet light kung saan na-attract ang mga insekto. At tulad ng karamihan sa mga ibang halaman sa ating listahan, naglalabas ng isang matamis na amoy na hindi mararesist ng isang karaniwang bug. Sa loob ng mahabang panahon, ang botanists ay hindi sigurado kung ito ba ay isang tunay na carnivore, hanggang sa madiskubre noong 2005 ang mga digestive enzymes nito na kanyang ginagamit. Lobster pot plants. Ipinangalan mula sa mga palayok na ginagamit ng mga mangingisda upang manghuli ng lobsters, ang lobster pot ay isang carnivorous plant na inuhuli ang prey kapag pumasok ito sa trap ng halaman na mukhang isang lobster pot. Ang prey ay hindi na makakalabas at ang overlapping hairs sa loob ng trap ay pinipilit ang prey na bumaba lamang sa dahon kung saan ito ay madadigest. Catapulting flypaper trap. Ang carnivorous plant species na ito ay mayroong flypaper tulad ng butterworts at snap trapping tulad ng Venus flytrap na kakayahan. Makikita lamang sa Australia, ang carnivorous plant na ito ay nuhuli ang kanyang prey gamit ang madikit na outer tentacles. Kapag ang prey ay nagbigay ng pressure sa tentacles na ito, nadudurog ang plant cells sa ilalim nito at inilalagay ang prey sa gitna ng halaman kung saan ito ay kakainin. Bladderworts. Ipinangalan sa kanilang maliliit na bladders, ang bladderwort ay isang uri ng carnivorous plant na namumuhay sa open water at nagtatrap ng mga insekto sa isang bladder na mukhang suction bulb. Ayon sa Botanical Society of America, ang maliliit na tila mga buhok na feelers nito at ang opening ng bladder ay alam kapag ang mga insekto tulad ng mga langaw ay dumapo sa halaman.
na nagdudulot sa flattened bladder na biglang lumobo, humihigop ng tubig, kinakain ng hayop, at sinasara ang isang trapdoor matapos nito. Kung inyong nagustuhan ng aming video, ano pang iniintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na! At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!